Ngayong pasukan, maagang naghahanda ng module sa mga guro. At ang kasangga ng mga guro mula sa Paete, Laguna tuwing pasukan, kalabaw at bota. Kalabaw na nagdadala at humihila ng mga modules. At botang sandata sa maputik na daan. Ito po ang sitio papatahan dito sa Paete, Laguna. Pupuntahan natin ang isang grupo po ng mga guro na talaga namang nagsasakripisyo, nagpapakahirap para lamang maihatid at makuha ang modules ng kanilang mga estudyante. Dahil po mahirap ang kalsada, pangunahin po talagang means of transportation. Kung hindi po maglalakad ay ginagamit po ang kalabaw sa paghahakot ng mga gamit. So yun po nagbigay sa akin ng idea na maganda pong gamitin din ng school yung kalabaw para po magbigay po ng services sa mga estudyante. Nagsimula ang Kalabaw Caravan ng Papatahan Integrated National High School nitong September para maging isang mobile learning support services. Bukod sa pamamahagi ng modules, nagbibigay din sila ng libreng counseling, tutorial at feeding program. Ang kalabaw na ginagamit bigay ng isang foundation para sa kanilang agriculture class na siya rin pala nilang magagamit sa caravan. As early daw po as 6 a.m., itong ating mga magigiting mga public school teacher ay nagsisimula ng mag-prepare ng kanilang mga gamit. Ang pinaka-bongga po nilang kakampi ang ating pambansang hayop ng Pilipinas na kalabaw na siya pong magbibit-bit ang ating paragas at mga gamit nila. Nasa 30 hanggang 40 mag-aaral ang pinupuntahan ng mga guro tuwing Lunes at Biyernes. Yung dadaanan namin ni Roan, papunta po doon sa mga bahay-bahay, ay ganito kapag umuulan. Malalim ang putik. Kasi dito po sa part namin, unpredictable po yung weather. So minsan, umaga, ang ganda ng panahon, tapos biglang pagdating po ng mga patanghali o hapon, bigla po umuulan. Or minsan, pag umuulan pa naman po dito, parang bagyo ang datingan. Kailangan po namin ma-100% ma-distribute yung aming modules at yung mga activity sheets ng bata para po. Tapos ganun din po, syempre 100% din po yung retrieval dapat sa amin. So, maghihintayin po namin, kami din po yung mahirapan at the end. So, kung sana po kami, di kami nang pupunta. Responsibilidad namin na magkaroon pa din ng tikalidad na edukasyon. Ipagpapatuloy namin to kasi naisip ko yung future ng bata. If nakita ng bata na pinupush siya ng teacher, nandun din yung natitrigger yung, sige mag-aral tayo. Ito raw yung pinakamatarik. Swerte tayo ngayon dahil hindi umulan. Pero kapag umuulan, doble ang hirap dahil sa mabato, maputik at madulas na daang tinatahak ng mga guro para makapaghatid at makuha ang modules ng mga mag-aaral. Ang kanilang kalabaw na pinangalan ng Pag-asa, tunay ngang pag-asa ang hatid sa mga batang naghahangad ng magandang kinabukasan. Ito po ang handog ng unang hirit para magamit po ninyo dito po sa inyong ginagawang advokasya. Ayan. Kinikilabutan talaga. Nalaman ko rin na yung mga modules ninyo nakalagay sa kahon-kahon daw. Eh, syempre pag umuulan, basa-basaan yan. So ito, nag-provide din kami para mailagay nyo na dyan yung inyong mga modules. Itong organizer na to ay meron pong mga gamit naman para sa mga estudyante po ninyo. Kasi ma'am, sa totoo lang, wala naman po nagtitinda dyan sa baryo. As in, school din po nagpo-provide talaga ng mga gamit ng bata. Pag mag-aaral na lang po yung mga bata. Sa mga gurong kayod kalabaw sa paghatid ng serbisyo may puso at malasakit, maraming salamat at mabuhay kayo!